iabot ang iyong kamay. Kung may pagkakataon, kung tulong-tulong tayo, lahat makaaahon, di ka nag-iisa. Kay Ninong, lagi kang may kasama. Kapit-bisig lamang panalo ka. Ito ang ating misyon. Marating ang ating kapwa Pilipino mula sa tatlong isla sa lahat ng probinsya sa bawat rehiyon. Gawing moderno ang isang tradisyonal na kultura na may diwa at mensahe ng pagtutulungan at pagkakaisa. Muling buhayin ang kahulugan ng bayanihan, ipakalat ang tunay na pagdadamayan. Sa panahon ng pangangailangan ng ating mga kababayan, tutulungan at tuturuan natin silang tulungan ang kanilang mga sarili para makamit ang mga pangarap sa kanilang komunidad, mga proyektong mapapakinabangan ng bawat sektor ng lipunan, ang ating taus-pusong hangad sa bawat lalawig. Maging halimbawa at inspirasyon sa pagpapatibay ng pananalig at pagbibigay ng pag-asa at maiiwang pamana sa lahat ng henerasyon. Simula na ng ating modern day bayanihan. Ikaw, ako, lahat tayo, kayang-kaya ipanalo kung dadamay bawat isa. Ikaw, ako, gaganda itong ating buhay. Pagtutulungan, pagmamahalan, yan ang ating kailangan sa buhay aangat. Winner tayo lahat. Ang mga magtutulungan sa misyon na ito, ang inyong pong lingkod at kaagapay, Jelly de Belen po. Ako ang makakasama niyo mula sa studio para simulan ang pagtalakay at paghimay sa mga kwentong ating makakalap. Sherilyn Reyes Tan. Pero sa gitna ng magagandang tanawin na ito, meron tayong mga kababayan na nagsustruggle para maitawid ang kanilang pang-araw-araw na buhay. Patricia Tumulak. Nakakalungkot dahil nakakaranas pa rin ng problema sa kabuhayan ang ilan nating mga kababayan dito. Sila naman ang iikot sa bawat probinsya ng Luzon, Visayas at Mindanao upang kamustahin at damayan ang ating kapwa Filipino. Sasamahan din tayo ng mga eksperto na magbabahagi ng kanilang kaalaman sa bawat issue. At si Manoy Wilbur T. Lee, siya ang mangunguna sa ating panel of experts sa desisyon upang resolbahin at aksyonan ang mga problema at pagsubok ng ating mga kababayan. Nakaka-overwhelm. Ito yung gusto natin. Tulungan natin sila. Nakakagawa tayo ng difference sa buhay ng mga tao. Magandang linggo ng umaga, mga kapuso. Muli po tayong nag-ikot sa Pilipinas at nakilala ang mga kababayan natin na may inilapit na mga concerns sa kanilang komunidad. Good morning, Manoy Wilbert. Good morning, Jelly, at good morning, mga kapuso. Ngayong umaga, aalamin po natin ang kanilang mga kwento at pipilitin natin silang matulungan. Kaya tutok lang kayo dito sa Si Manoy ang Ninong Ko dahil sa aming pagbabalik. Makikilala na natin ang mga taga-barangay Palatio sa Pasig City. Ano nga ba ang sitwasyon nila doon? Jay, ano ba ang naging epekto para sa'yo at sa buong pamilya mo yung nangyaring sunog na ito? Napakahirap po. Ang hirap pong mag-adjust. Walang niligtas. Tapos ito pa yung... Back to zero po. Back to zero po kami talaga. Sa ngayon na nasunog yung bahay ko, na wala akong magawa. Napakasakit po. Tayo lahat.
Magandang araw mga kapuso mula sa iba't ibang probinsya ng Pilipinas. Nandito po ako ngayon sa National Capital Region, partikular sa Pasig City, kung saan may isang trahedyang kinakaharap ang mga residente ng San Agustin Street, Barangay Palatio. Alamin po natin ang kwento nila. Tinatayang nasa mahigit 3,000 ang mga naitatalang sunog sa unang dalawang buwan pa lamang ng 2024 base sa datos ng Bureau of Fire Protection. Mas mataas ito ng 25% mula sa mga nai-record na mahigit 2,000 fire incidents noong nakaraang taon sa parehong buwan ng January at February. Kumitil naman ng nasa 69 na mga individual ang sunog noong nakaraang taon at nakapinsala naman ng kabuuang 213 na katao. Nito lamang umpisa ng taon, ang kalye ng Bulante sa Barangay Palatio, Pasig City ay naging biktima ng isang sunog na nag-umpisa di umano raw sa kalapit na Barangay Palatio dahil sa short circuit. Ang pagkawala at pagkasira pa ng mga ari-arian at mga tirahan ng mga taga-Bulante ay mas lalo lang nakapagpabigat sa kanilang araw-araw na pasanin. Lalo na't karamihan daw sa kanila ay mga below minimum wage earners. Ang iba pa raw sa mga ito ay walang maayos o regular na trabaho. Naapektuhan din maski ang kanilang bagsakan ng gulay na pinagkakakitaan ng ilan sa mga residente sa lugar. Nagsusumamo ang mga taga-Bulante ng tulong upang matulungan silang maiangat muli ang kanilang mga buhay mula sa kinahinatnan nilang pagkalugmok dahil sa sunog. Pag-usapan po natin, Kap, ano po ba yung talagang problema ng sunog? Yan niya, light materials, pag sinabi natin light materials, mabilis makuha. Ano yung mga light materials po na sinasabi niyo? Mga kahoy-kahoy. Ah, sige yan, po. Yan yung pinakamataas na pinagmumula ng sunog natin, ng mga light materials. Talaga, tapos mabilis syempre, kumalat pag ito nasunog dahil lahat gawa sa kahoy po. Ito naman yung isang challenge din sa amin during the fire na masikip yung kalsada. Sabi ko nga sa kanila, mag-ingat kayo. Kasi pat, actually, 3 beses na sila nasusunugan. 3 beses na so, ito. So, nakakaawa talaga na at hindi biro yung pinupundar nila. Dugo at pawis yan bago nila mapundar yung bahay at saka yung mga gamit sa loob ng kanilang bahay. Pero Kap, napansin ko ha, yung mga wiring po niyan kakapal, magkakadikit po. Ano pong problema po dyan? Ito, telcos to eh. Actually, meron ng city ordinance na ayusin ang mga telcos, yung mga wiring nila. Isa sa mga labis na naapektuhan ng nangyaring sunog ay si JJ Mananding at ang kanyang asawa na si Vanessa. Bukod kasi sa malaki ang nawala nilang mga ari-arian dahil sa insidente, pasan-pasan din nila ang hindi birong gastusin sa mga gamot at treatment ng panganay nilang anak na may rheumatic heart disease. Jay, ano ba ang naging epekto para sa'yo at sa buong pamilya mo yung nangyaring sunog nito? Napakahirap po. Ang hirap pong mag-adjust. Siyempre, ganun. Walang niligtas. Tapos, ito pa yung... Back to zero po kami talaga. Napektuhan din po kasi yung pag-aaral ng mga anak ko dahil nga pati po gamit nila, nadami na rin po sa sunog. Paano po sila nakabalik ulit nung natulungan po ba sila? Natulungan naman po kami. Tinulungan din po kami ng mga ka-PTA. Problema po namin kung saan kami ulit kukuha pang paayos po ng bahay. Tapos yung sa anak ko nga po, paano panggamot niya po. Tapos mga laboratories pang ulit papagawa sa akin ng doktor. Pag-usapan natin panganay mo na si Jiban. Ano ba ang kalagayan ni Jiban? Masa ngayon po, nagda-diagnose po siya ng RHD. Rheumatic heart disease po. Sorry po. Naiyaw lang ako. Nag-start po kasi yun. Tonsil lang po.
And ang kaso talaga po niya, ma'am, ito-operahan po siya dahil sa tonsillitis. Naglaboratory po kami ng January 17, nung Saturday echo niya po. Nakuha ko po yung result niya after nung nasunugan po kami. Sabay-sabay, patong-patong. Opo, sabay-sabay po yung problema nung araw na yun. Nung hindi po kasi kami nasusunugan, Ate Pat, ano po eh? Okay naman. Okay naman po. Pero nung nag-umpisa po ito, yung nasunugan kami, hirap po talaga matindi. Kaya nga po, manakawang ka na lang po eh. Huwag lang po masunugan. Bukod sa mag-asawang JJ at Vanessa, isa pa sa mga residenteng lubos na napinsala ng nangyaring insidente, si Jerry Angustia. Noong araw na yun, nadudun po ako sa bahay. Habang naglalaba ako, may tumawag sa akin na nakatira doon sa paupahan na nakita daw nung anak niya na may usok daw sa bintana. Kaya ako naman, nung sinabihan ako, umakyat ako doon. At nung pagtingin ko, maitim na yung usok. At nung pagpasok ko sa bahay namin, may apoy na rin sa loob. Ngayon, napagkatapos ng sunog nga na nangyari, kamusta ang buhay niyo? Napakahirap naman. Kasi tulad niyan, nakakaya nang matulog doon sa bahay ng biyanan ko. Mahirap kumilos. Hindi naman lubos maisip ng dating tricycle driver na si Gaspar Mananding kung papaano pa sila makakaahon ng kanyang pamilya sa pagkakalugmok matapos silang masunugan. Lalo na at hindi na siya makapagdrabaho dahil sa kanyang pagkakastroke noon lamang nakaraang taon. Kamusta po ang buhay after ma-stroke, Tay? Ito nga. Dahil sa mga anak ko rin, nakikita ko sa mga anak ko na pati sila nahihirapan, lumalaban ako. Kasi sila ang naghahanap buhay para sa aming mag-asawa. Kasi ngayon kasi nasunugan kami. Ngayon yung pinakamasakit na nangyari sa akin kasi sa ngayon na nasunog yung bahay ko, na wala akong magawa kundi iligtas lang yung sarili ko. Na tinitignan ko lang yung anak ko na tumatakbo, ililigtas mo ano yung mailigtas. Yung napakasakit po. Kaya ako sabi ko nga, ayan nyo, pipilitin kong makagalaw para sa inyo. Na hanggat may lakas ako, pipilitin kong mabuhay. Ayan, para sa kanila. So tayo, nung nangyayari na po yung sunog, may naisalba po ba kayong mga gamit, ari-arian? Ay, wala po. Ang bit-bit lang namin lagi sa tabi ko yung mga rehistro. Kasi yun lang talagang mahalaga sa amin. Yung mga rehistro ng bata, tsaka rehistro ng motor. Yun, sama-sama doon sa isang bag. Ayun lang ang tinakbo namin. Lahat yung naiwanan na po namin. Oy, kamusta si Ernie? Mayroon naman daw mga natanggap na tulong ang mga residente ng Bulante mula sa iba't ibang mga individual at sangay ng gobyerno kagaya ng DSWD, pero tila hindi pa rin daw ito sapat upang maibalik sa dati ang mga nasirang buhay at pangarap ng mga nakatira doon. Sa mga mabubuting loob po, may puso. Ang gusto na talaga po namin, lahat po kami ng mga nasunugan, matapos lang po talaga yung tinitirahan po namin para makabalik na po kami. Tapos panatag na rin po yung loob namin, lalo na pangakong pa sa mga bata. Tsaka po yung sa anak ko po. Sana matapos na rin po yung problema ko sa anak ko. Magamot po siya lang po. Kung matutulungan niya naman po kami, salamat naman po. Kasi hirap din naman po kami sa buhay. Maipagawa ko itong bahay ko na ganyan na simento. Pero hindi na kami kakabakaba. Napakahirap naman ang nangyari sa kanila. Thank you, Patricia, para sa kwento ng mga taga-barangay Palatio. Sabi nga nila, mas mabuti pang manakawan ka kesa masunugan. Sa sunog, kung hindi manalos lahat ng ari-arian, makabuhayan ang mawala. Minsan, pati buhay.
At para hanapan ng solusyon ang problema ng mga taga-barangay Palatiu, kasama natin ngayon sa studio ang bisita nating eksperto mula sa Bureau of Fire Protection, si Fire Chief Inspector Angeli S. Salva, Deputy Fire Marshal ng Caloocan City. Nandito rin kasama natin si DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao. Good morning! Good morning sa inyo nako. Napakahirap ng ating kwento today. Chief Inspector, paano ba talaga natin maiiwasan ang sunog? Ma'am Jelly, dito kasi sa Metro Manila, ang number one cause ng sunog ay kadalasan electrical in nature. Kaya nga po, yung mga tips na pinapaalala natin sa ating mga community ay electrical din in nature, kagaya po sa simpleng pag-check ng mga electrical wiring ng ating mga appliances. Opo. Iwasan natin i-overuse. And of course, yung sa mga socket po, sa mga extension wires, hanggat maaari po, isa lang po, hindi po natin yung multiple socket wiring. Yung mga octopus plug na mga extension, di ba? Yes po. Apat, lima, anim. Yun po, isa rin sa number one cause na pag nag-overload, yung sakit po, nagkukos po siya ng spark. Tsaka lalo na ngayon, summer, sunod-sunod talaga ang sunog na nagaganap, no? Kagaya nga po sa binanggit na datos, meron po tayong 20% na rise comparative sa first quarter ng 2023. Yung madalas na nagiging biktima nito, yung mga informal settler na tinatawag talaga natin, ano? Yes po, sir. Lalo na dito sa Metro Manila po, sir. Yung mga bahay nila ay made of light materials po talaga at hindi po na na-inspect bago ma-erect or maitayo. Sir, ang tanong ko, Chief Inspector, meron ba tayong ugnayan na ginagawa like with DSWD para mailipat ang mga to or the National Housing Authority para maialis yan? Yung sa part namin is we conduct yung seminar, fire drills. Paano gagawin? Yes, sir. More on the prevention pero side. Pero kitang-kita na kasi natin na yung mga problema, yung mga wires na wires? Nagkalat. Yes, katakot talaga, no? Hindi ba ninyo pinapaalis yan na gano'ng connections? Yun po, sir, ay pag natapos namin yung OLP na period. Anong OLP? Offline Ligtas Pamayanan, okay. Sir. Yung module na yun, sir, binibigay namin sa yung recommendations lahat kay barangay and then binabalikan namin siya after a quarter kung may mga ano na po. Siyempre, nung January pa to, and ano nangyayari yun sa mga pamilya habang naghihintay sila ng may assistance ba nakukuha ang ating mga pamilya nag-iintay or nag-aabang kung kailan makakabalik sa mga tahanan nila? On the part of the Department of Social Welfare and Development, tayo po ay nakikipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan. Alam naman po natin, batay sa local government code, ang LGU po ang nangunguna sa pagbibigay ng tulong sa kanilang pong mga constituents. But then again, ang DSWD, parte ng mandato nito ang magbigay ng resource augmentation sa mga LGUs. Kung kaya nga po, dito sa Barangay Palatiu na nasunugan noon nga pong Enero, ang DSWD ay nagpahatid ng mga family food packs and non-food items. Gayun din po, dahil na-relocate yung mga nasunugan, dinala sila sa mga evacuation centers, tiniyak po ng ating ahensya yung tinatawag natin na camp coordination and camp management, para masiguro po natin na maayos yung kalagayan ng ating mga kababayan po na naapektuhan ng sunog, particular para sa mga kababaihan at mga bata, tiniyak natin na merong women and child-friendly spaces. Mm-hmm. Dahil as lead agency in social protection, kinakailangan po nating tutukan ano po yung mga sitwasyon ng mga kabataan at kababaihan na naapektuhan nga po ng disaster. Pero ASEC puro short term eh. Wala bang long term? Kasi paulit-ulit lang. At saka kapag nangyari lang, tsaka may assistance, di ba? Parang food pack. Pagkatapos, siyempre nasunugan, kabuhayan nila, apektado. Nakita natin, nasunog yung bahay. So, tapos, ang misan, ang tanong pa, kanila ba yung lupa doon? Tama po kayo, Kong. Isa rin sa mga programa ng DSWD, yung assistance to individuals in crisis situation. Alam naman po natin kapag may disasters and emergencies na apektuhan yung kaning pong economic activities, gayon din yung psychosocial well-being ng mga naapektuhan. Under assistance to individuals in crisis situation, tinutulungan po natin ano po yung mga naapektuhan by providing them financial assistance. Para po doon sa case natin na may anak, na may sakit, po pwede rin po nating tulungan for medical assistance. Paano nila ma-avail yun? Well, of course, pumupunta po sila sa ating opisina, ina-assess po natin, kinukuha natin yung mga documentary requirements
para po ma-process yung kanila pong financial assistance or medical assistance. So kapag nakita po ng social worker na kailangan pa ng karagdagang intervention dahil nga po nawalan ng livelihood activity, ang pamilya. Pwede po nating tulungan under the Sustainable Livelihood Program. Ito po yung sinasabi ni Kong na more sustainable solutions. SLP. Oh. So po pwede po natin silang i-assist, kinakapacitate natin sila at binibigyan ng seed capital fund. So parang i-assess nyo kung anong problema, kung paano nyo sila matutulungan case-to-case basis. That's correct. Will, and then find what assistance you can give them. Hindi naman ASEC, ganun kahirap ang requirements niya, ano? Kasi lagi yan ang nire-reklamo, yung kilo-kilometrong requirement pag mag-a-avail na ng mga programa. Under the programs and services po kong ng DSWD, na-streamline na po natin yung mga processes, gayon din po yung mga requirements. Sabi nga po ni Secretary Rex Gatchalian, dapat po extra care, extra love. So dapat po mas mapadali natin yung pagbibigay ng tulong sa ating mga kababayan. Pero ang pinaka long term pa rin actually yung maiayos yung tirahan, mailipat. Nakikipag-ugnayan ba kayo sa DSUD or sa NHA or... Yes po kong dahil ito pong mandato na to ay naibigay na po sa DSUD, tayo naman po ay nagre-refer ng mga kliyente po sa kanila. So nire-refer nyo? Even yung BFP siguro pwedeng mag... pag may nakitang ganito. Kasi... I-report lang nila. Kasi nasa BFP yung... para maiwasan yung sunog. So dapat sa BFP yung magstimula to DSWD and to... Yes. To DSUD, no? Para maayos talaga siguro to. Well, continuous naman po yung partnership namin with the DSWD. Parang convergence of all, ano yan. Tama po kong. At tayo rin naman, nakikipag-ugnayan sa LGU because this would really entail a comprehensive local planning. Bihira ko na makita yung mga fire hydrant. Di ba dapat for every how many kilometers may fire hydrant dapat sa ating mga lansa? Ideally po, sir. Yung mga available na existing naman natin, sir, kasali po yun sa routine na ginagawa ng BFP na chinecheck within matagal na po yung 2 days. Pero wala bang loan, lay na nagsasabi for every how many kilometers dapat may fire hydrant? Sa building code natin, sir, at sa fire code natin, sir, kapag 4,000. Sa building meron. Opo, pag pero ang isang tanong community. Po, yung sa, let's say, itong buong kalsada na to, uh-huh. Ilan fire hydrant ang dapat? Supposedly, sir, within 4,000. Meters? Opo. Kasi kung kailangan yan ipasa sa Kongreso, yes, na batas na yan, na para idiktahan, no? I-mandate na. Sabihin, wala talagang wala, concrete na batas. Wala, That regulates na mandates na kailangan. Saan yung nagsasabing 4,000 meters dapat? Yun po yung sa fire code po namin. Kapag, fire code dapat. Opo, kapag magpapatayo ka ng condominiums, no. Mga ganun po. Para sa kalsada. Ang tanong ko, sa kalsada, kasi it would help sa mga fire trucks. Sa mga, any street, ano, no? Any streets, walang ganun. So far po, wala po. Wala, so. Pero ang ano po namin, sir, binibigyan po namin ng recommendations na maggawa ng ganito si local chief executive. Nilalabi kasi, diba, po ng mga marshals natin. Either sa LGU para nakakonect yan sa buong sir. Bayan, di ba? Kada kalsada, mm-hmm. How many dapat. Meters yes. Dapat meron. Last, ano ko, tanong, Meralco na banggit. Di ba... yung Meralco, dapat yung mga ganyan nakikita nilang sarasama. Oo, yung mga buhol-buhol na wire, di ba dapat inaayos yan ng Meralco or something? Meron pa ngang nakita ko, yung parang medalya, yung mga kontador na kailer. Sabit-sabit, tapos magkakatabi silang lahat. Well, sir, ginagawa kaya naman po nila. Binib-nabilib ako dun sa mga nagre-reading ng meter na kung paano nila na... Paano nga ba nila nakikita? Nababasa? In fairness naman po sa Meralco, ginagawa naman po nila yung best nila pag nire-report namin yung tungkol sa... So nire-report nyo yung yes, gano'n sir. Na okay. Ayusin nila yung gano'n. Yes, sir. Maraming salamat sa ating mga experts. Sa amin naman pagbabalik, ang problema ng malnutrisyon sa Butuan City. Tutok lang sa Si Manoy ang Ninong. Ikaw ako, kaya ipanalo. Winner tayo lahat. Ikaw ako, kaya ipanalo. Winner tayo lahat. Maayong buntag mga kapuso, bibisitahin natin ang syudad ng Butuan sa lalawigan ng Agusan del Norte. Magagandang tanawin at makukulay na selebrasyon.
Ngunit sa barangay ng Ampayon, isang malaking hamon ang malnutrisyon. Paano nga ba nakakaapekto ang problemang ito sa mga mag-aaral sa Ampayon Central Elementary School? Yan ang tatalakayin natin dito sa Si Manoy ang Ninong Ko. Ayon sa UNICEF, araw-araw 75 bata sa Pilipinas ang pumapanaw dahil sa malnutrisyon. Ano nga ba ang epekto nito sa kalusugan, pag-aaral, at kinabukasan ng mga kabataan? Nandito po tayo ngayon sa Ampayon Central Elementary School at kasama po natin ngayon si Teacher Shyla. Hello, Teacher Shyla. Hello po, ma'am. Good morning. Kumusta ka? Mabuti naman po. Gaano katagal ka na nagtuturo? Magto-20 years na po ako next year. Ano ba yung mga nagiging suliranin ng mga mag-aaral dito sa Ampayon? Pag pumapasok sila sa school, ang nanonotice ko sa mga bata ko, parang pagod lagi. Tapos pag tinatanong mo, ano bang problema? Sabi nila, ay teacher, pagod lang ako kasi wala akong tulog. Bakit walang tulog? Kasi walang pagkain kagabi, ganito pa yung papa, mama ko, ganun. So parang ang major na problema ng mga bata ay hindi sila nakakakain ng tama. Siguro dahil sa kahirapan at sa sitwasyon ng buhay nila. Walang trabaho ang mga magulang. Pangalawa, maraming anak. So hindi sila nabibigyan ng sapat or walang even pagkain halos. Bukod dun sa mga hindi makafocus, ano pa ang nagiging epekto ng malnutrition sa kanila? Dahil nga doon, natutulog sa classroom. Oh. Tapos may temper na din. Anong pakiramdam? Nahirap yung mga estudyante mo dahil nga kakulangan ng pagkain, may problema sa bahay. Nakakalungkot. Masakit tingnan. Kasi nga ina ko eh, hindi ko kayang, hindi lang turo-turo. Kung meron ka, bigay mo. Hindi lang pagkain, kung ano yung kailangan nila. Damit, kung ano pa, gamit sa school. Yun, gawa ng paraan ng teacher yun. Kahit hindi naman kasi mayaman ang teacher, ma'am eh. Kaya ang teacher, may initiative yan. Hahanap yan ng sponsor para lang ang bata makapag-aral. Gagawan yan kasi yun ang pagiging guro at isang ina sa mga bata. Tingin mo, anong kailangan nyo para matugunan yung malnutrition dito sa eskwelahan nyo? Sana po may makapagbibigay sa amin ng parang consistent na palagian talagang nagbibigay sa mga marriage namin na bata. Yung pagkain talaga. Anong pangarap mo para sa mga estudyante mo at sa lahat na mag-aaral dito sa Ampayon? Gusto mo makita yung umasenso yung anak mo, healthy, mabait, nakapagtapos ng pag-aaral, may Panginoon sa buhay, marunong tumanaw sa kapwa-tao. Yun ang gusto ko sa mga mag-aaral ko. Minsan, umapasok ako sa school na gutom kasi wala kaming pagkain sa bahay. Minsan, pag wala kaming pagkain sa bahay, tinitiis na lang namin ang gutom. Pagdating ko sa school, hindi ako nakakonsentrate at masakit ang tiyan ko dahil sa gutom. Laki ko, gusto kong maging sundalo para makatulong ako sa pamilya ko at sa bansa. Hi, Lauren G. Hello po. Pwede mo ba akong kwentuhan kung ano yung trabaho niyong mag-asawa? Ano po, ako nandito lang sa bahay tapos nag-aalaga ng 3 kong anak. Mag-aalaga ako ng baboy kasi pag magkaroon kami ng malang bigas, yan, may binita madali. Tapos, ang asawa ko po, nagtatrabaho sa isang kumpanya na hindi naman gaano ang sweldo, isang sahod po. Kasi, trabaho ngayon, tapos bukas wala. Naranasan din namin yun, yung... Kasi
kasi makakain naman kami, pero ano, humihingi, ganun. Pero di naman namin ano na, yung asawa ko na ano, magtatrabaho na kahit hindi na niya kaya, basta lang matustusan yung pagkain namin, lalo na yung sa tatlong anak ko. Ano yung pakiramdam mo, Lori Jane, na hindi mo nabibigay yung sapat o saktong pagkain, masusustansyang pagkain? Nasasaktan lang ako sa mga bata kasi yung gusto nila, hindi namin kayang ibigay. Kumusta yung epekto nito sa kalusugan ng mga anak mo? Kasi nabanggit mo kanina yung pangalawa mo sa akitin. Kulang kasi yung pera na mabili namin, yung mabili na gusto na pagkain, eh, hindi namin mabili. Eh. Kulang yung pangsustansya, kahit vitamin naman lang, hindi namin maibigay sa mga bata. Pangarap mo sa mga anak mo? Mag-aaral kayo ng mabuti para makatapos kayo ng pag-aaral. Yan lang po. Ang malnutrisyon ng mga mag-aaral sa Ampayon Central Elementary School ay bahagi ng mas malaking suliranin na nag-uugat sa kahirapan ng kanilang pamilya. Balik sa inyo, Jelly at Manoy Wilbert. Salamat, Sherilyn. Ang hirap panoodin ng problema ng mga pamilya na nakita natin. Ako, Sherilyn, ang lungkot at nakakabahala ang problema ng ito. Kung mahirap ka, talagang mahirap ding mabigyan ng proper nutrition ang iyong pamilya. Para talakayin yan at ang iba pa nating tanong kung paano ba matutugunan ang problema ng malnutrisyon sa Butuan City, tutulungan tayo ng ating bisitang expert, si Ms. Stephanie Parani, Senior Research Specialist 2 mula sa Department of Science and Technology or DOST. At si Ms. Maria Cynthia B. Vengkog, Nutrition Officer 3, Nutrition Surveillance Division naman ng National Nutrition Council. Hello, magandang umaga sa inyo. Thank you for being here. Ang una kong tanong ay para kay Ms. Stephanie. Yes. Stephanie, ano ba ang current nutritional status ng ating mga school children dito sa Pilipinas? Yes po, ma'am. Bali, ang malnutrition problem po sa ating bansa ay patuloy natin kinakaharap. Base po sa 2021 Expanded National Nutrition Survey na sinasagawa po ng aming department, Department of Science and Technology, Food and Nutrition Research Institute, may 2 sa 10 school-age children, sila po yung 5 years old to 10 years old ay underweight or mababa po yung timbang nila para sa kanilang age. Meron din pong 2 sa bawat 10 school-age children ang bansot or mababa po yung taas nila para sa kanilang edad. And meron din pong 6.9% na mga wasted. Sila po yung sobrang payat na mga school-age children. Ang numero ay nakakabahala, hindi po yes, ba? Po. Eh, syempre, ang tanong ko, ang next question ko, anong effect nito sa kanilang pang-araw-araw na buhay? Unang-unang epekto nito, no, is yung development din ng kanilang brain. So, kung ang malnutrition is nag-start during the first from the infant year stage pa lang, opo, at hindi ito na bigyan ng pansin or nabawi, no, at nagtuloy-tuloy hanggang sa naging school children na sila, then meron na pong epekto ito. So, ito yung development first po. First 1,000 days na tinatawag natin. Sa buhay ng isang bata. Yes po. Ito po yung F1K na tinatawag din po natin, the first 1,000, sabi nga po ni Congressman. No? Ito po yung critical period. So, ano mga effects? Stunted growth, tapos brain development. Ano and then, ma-i-add ko lang din po, kasi kapag ang bata ay kulang sa nutrition or yung nutrient intake niya ay kulang, maari po siyang mababa yung resistensya niya. So, yung immune system niya yung affected. So, kasi sakit din. Opo. Mm-hmm. At kapag mababa yung immune system niya, so madalas po siyang magkasakit. And kapag madalas siyang magkasakit, maaring maapektuhan yung pagpasok niya sa school. Mag-skip siya. So, yung learning capacity niya or yung development niya is greatly diminished. Connected ba ito sa mababang performance? Itong kulang sa pagkain, yung nagiging, for lack of better terms, nagiging mangmang? Mm. Connected ito yes, dyan. Yes, kaya po critical po yung first 1,000 days natin doon. And even performance sa school. Yes, sir. Kasi ang ano rin po natin is kung nagagawaan exclusively breastfed, and at the same time, lahat din po ng serbisyo na binibigay ng ating gobyerno through the health center is na-avail din po nitong mga pamilya, they libre naman po ito,
then mas malaki po yung chance na ma-develop din yung brain nila ng maayos at okay. Mag-ibsan din po yung kanilang kabutuhan. So we know for a fact na marami talaga yung numero ng malnourished children. Ang tanong ko ngayon, ano po ba ang naitutulong na gobyerno sa ating mga kapwa Pilipino pagdating dyan? So for DOST FNRI, aside po sa pagbibigay namin ng data, kami rin po ay nagde-develop ng mga products na maaring makatulong ma-improve yung malnutrition and hunger, lalo na po sa ating mga school-age children. Isa na po dito yung na-develop namin na Enhanced Nutriban. So similar siya with the Nutriban of 1970. Pero this time po, mas malasa siya, mas in-improve yung nutrient content gamit po yung mga locally available vegetables and root crops dito sa Philippines. Paano yung ma-avail ng mga Pilipino? Okay po. Ang Enhanced Nutriban po ay ginamit din sa school-based feeding program. So, binibigay din po ito sa schools kasi ayan. Ang isang Nutriban po ay merong 500 calories and then 17 grams of protein. So, naaabot niya po yung one-third of the dietary requirement ng isang bata. Bawat school ba? Meron silang mechanism to identify yung sino ang sinasabi. Paano na-assess? I mean, okay. Tinitimbang ba yan buwan-buwan? Twice within the school year, no? Tinitimbang po sila. So may baseline sila. Okay. Dito timbang malalam. Lang. Walang... Timbang, sir, at saka kukuhain din po yung height nila. Mga blood test, ganyan, wala. Wala po, no. So timbang, and ang basehan ay timbang at saka, ano. At saka height and weight. Hindi yung mga IQ, po. Ganun. Wala pa po yun. Oh, yun. May tanong lang ako isa, yung mga first hand 1,000 days, paano nalalaman yun? So dun po sa first 1,000 days, ito yung from the time na conception hanggang sa 2 years old ng bata. Okay, once na makalabas na po ang bata, maipanganak na siya, ang ating dapat ginagawa o ginagawa ng nanay ay exclusive breastfeeding. As in, gatas lang po ni nanay. Mura ito kasi hindi you don't need walang gastos. Yes, oo. Anytime na gusto ni baby, pwede siyang magpadede. And one din po is the more na magpadede ka, mas malalakas mas ang iyong... Mas stimulate ang gatas. Yes, ang iyong gatas. At regardless of the size din ng breast, hindi po nagbabase sa size, no? Makakapagbigay po yon. Mas so, madalas, mas maraming gatas. Yes, so first 6 months, exclusive. Then pagdating po ng 6 months, continuous pa rin hanggang 2 years old ang pagpapasuso. And then sasabayan na rin po ito ng complementary feeding wherein this food ngayon po, like for example, kalabasa, kung ano po yung kinakain ng pamilya, doon din po natin kukuhain yung kakainin po. So i-modify lang natin yung preparation. Like for example, i-mash siya, dudurugin. Kaya kung naglalagay sila ng mga patis, kailangan i-separate mo na para ano siya, hanggang sa matutunan po nung infant yung lasa na ito. Pero yung ganyan, saan sila tatakbo? Manong po silang monthly monitoring. Saan? Growth monitoring. Sa daycare, sa health center. Sa health center. Dadalhin yun. Yes, dapat dadalhin po sila buwan-buwan doon. Para ma-monitor na yes. Breastfeed, ganun. Pero yes. Walang binibigay na assistance ay ang gobyerno dyan. Meron po tayo nung sa mga government programs ng vitamin A supplementation, then deworming. Doon din pa. Sa daycare. So, sa health center. Sa health center. Meron naman po tayong ganung proyekto. Even pag-monitor sa ganyan. Yes po. First 1,000 ba kinukomplete yan from the time na mabuntis? Conception. Opo. Hanggang 2 years old. Yes po. May ganun pala. So ang importante actually is kung ikaw nanay ka o pumunta tatay ka, sa health center. Punta ka sa health center para ma-avail mo lahat kasi ng lasa. May pondo rin ang LGU dyan. Yes, opo. Kasi meron po tayo mga programa. Opo. Pero sa nutrition. Actually, ang dami pa lang sa ngayon ng ahensyang involved dito. Tulong-tulong no? Po. And let's address this now. Huwag kayong bibitiw. Susunod na ang mga handog namin para sa mga nasunugan sa Pasig City. Magbabalik pa po ang si Manoy Angino. Panalo, winner tayo lahat. Ikaw ako, kaya. Ipanalo, winner tayo lahat. Nagbabalik ang si Manoy ang ninong ko. Napanood natin kanina ang nangyari sa mga nasunugan nating kababayan sa Barangay Palatio. Manoy Wilbert, ano ba ang nakikita mong solusyon para sa mga kababayan natin dyan sa Pasig? Well, para dito, Jelly, no, para sa ating short-term solutions, actually, nagkaloob na tayo dito ng mga construction material para sa kanila.
katulad ng mga yero, steel bar, semento, no, para kahit papaano maitayo nila. Maitayo no? na ang bahay. Maitayo nila yung bahay nila at meron sila masilungan. No? Pero kasama rin dito, siyempre, yung mga nabanggit kanina ni Chief Inspector, yung mga tamang electrical wirings, yung paglalatag ng mga tamang ganon, para kahit papaano maiwasan na yung mga ganyan. No? For our long-term solutions, ito sana yung gusto nating mangyari para hindi po ito paulit-ulit. No? Kasi, na nagagay. Third time na eh. Paulit-ulit, no? Hindi lang ito isahang tulong, pero yung talagang maalalayan na natin sila, no? Hanggang sila ay talagang makabangon, makapagsimula muli at umunlad pa. No? Kaya ito po ang gagawin po nito, whole of nation approach. No? Katulad po ng dapat kausapin natin dito talaga, una sa lahat yung LGU. No? Okay. Kasi nandun po ito sa jurisdiction nila. No? LGU, BFP, pakikipagtulungan ng BFP, DSWD, DOLE, at yung PCUP. No? Kasi ang karamihang nagiging biktima nito, yung mga tinatawag nating informal settlers or yung mga urban poor, no? So, kailangan dito yung PCUP. At higit sa lahat yung DSUD, no? Kasi, or NHA, even NHA, no? Kasi, para ma-solusyonan talaga to, kailangan natin silang ilipat or ayusin, no? I-relocate. Kung yung lugar man nila, hindi yung, alam mo, patong-patong, magkakadikit na. Dapat, mahirap iwasan ng sunog kapag ganun nga dapat naman. Dapat maayos natin ito, no? Through DSUD, no? And of course, yung mga pribadong sektor, katulad po ng Meralco, no, nakita natin, salasalabat yung mga, kala mo may mga net doon, eh, yung mga kuryente doon, even yung mga telecom, yung mga local water utilities natin para magkaroon po ng mga abang na fire hard runs. Or no, hose. No? Uh-huh. Or hose, no? And of course, yung pong kailangan po dito, yung sinasabi po ni Chief Inspector, yung training doon sa yung CIPAG, no, yung community fire auxiliary group, no, sa barangay, no. Matrain sila. Matrain para alam nila kung ano po yung dapat gawin pag may ganito, no, yung pagresponde nila para po maaga pa lang maagapan. And of course, yung isang long term pa talaga dito, titingnan natin kung ano po yung pwede nating magawa sa Kongreso para makapaglatag po tayo ng batas na magsasabi dito sa mga kalsada, dapat po may mga itayong fire hydrant. No? Kada ilang kilometro, dapat magkaroon para niya. May water source. Para meron pong water source. And of course, susuportahan po natin yung BFP sa pagtatayo, no? Ang kanilang karagdagang mga fire stations. No? Pag-modernize, no? Dagdag na fire trucks. No? Lalo na ngayon, napakainit na panahon. Napakainit ngayong summer. Isang dahilan, no? Kaya ganito ang nangyayari sa atin. And lastly, itong budget hearing, tingnan natin no, kung paano natin madagdagan yung budget po ng BFP dito. No? Kasi talagang ito po ang kailangan talaga natin. Ma-modernize, madagdagan ang budget nila, madagdagan yung fire truck nila, madagdagan yung pagtatayo ng mga fire stations. And of course, yung tulong pangkabuhayan galing po sa DSWD, yung pong binabanggit nyo kaninang SLP, no? Yung Sustainable Livelihood Program. No? Hindi natin yung kalilimutan. Salamat, Manoy Wilbert. Balikan naman natin ngayon si Patricia dahil i-reveal na niya ang surprise natin para sa mga taga-Barangay Palatio. Ayan na! Mga kapuso, sa kabila po ng nasira yung mga ari-arian, pati na rin po yung inyong tahanan, puno pa rin po kayo ng pag-asa sa puso niyo po dito sa mga taga-barangay Palatio sa Pasig City. Hanga po ako sa inyong katatagan, pagsisikap po na sa pagpatuloy na lumaban po para sa inyong mga mahal sa buhay. Dito po sa programang Si Manoy ang Ninong Ko, meron po kami munting sorpresa para po sa inyo. Sana po matulungan po ito at bigyan po kayo ng bagong pag-asa. Ready na ba kayo? Yay! Yay! Ay para sa inyo po. Pero hindi pa po tapos yan. Tanggapin niyo po ang aming sorpresa. Meron po kayong
Livelihood Assistance sa pakikipagtulungan po ng Department of Labor and Employment sa Timanoy ang Ninong ko. Para yan po ay mabigyan kayo ng sustainable na kita pang araw-araw po. Ma'am Zenday, ano pong masasabi niyo po? Magpapasalamat po ko ng maraming-maraming sa katunayan at sa kalagayan ng asawa ko. Hindi po namin kayang anuhin yung mga pinigay niyo po sa amin. Wala po kaming kakayanan na bumili para sa maitayo yung bahay namin. Maraming-maraming salamat po sa inyo sa binigay niyo po sa amin. Maraming-maraming salamat po. Ma'am Vanessa, ano naman po ang masasabi po natin? Una-una sa lahat, nagpapasalamat po sa programang ito. Si Manayong Nino ko na ibinigyan aming pagkakataon muli para mag-umpisa sa mga nasunugan. Mga kasama ko po, maraming-maraming salamat po. Uy, Jerry! Maraming salamat po sa ibinigay niyo sa aming tulong na simento, buhang, inyero at makapagpatayo na kami ng aming mga bahay. Salamat po. Congratulations po ulit! Maraming salamat po. Naway, ito ay maging magandang simula po sa pagbabangon po ng inyong barangay. Congratulations! Isa pa lang po ito ng journey sa pagbuo po ng mga pangarap niyo sa buhay. Muli, congratulations po! Sama ko po kayo sa aming mga dasal. Back to studio muna tayo, Manoy Wilbert at Jelly! Congratulations! Ang sagot naman natin sa problema ng malnutrition sa Butuan City, susunod na sa pagbabalik ng Si Manoy ang Ninong ko. Panalo, winner tayo lahat. Ikaw ako, kaya ipanalo, winner tayo lahat. Welcome back dito sa Si Manoy ang Ninong ko. Nakamamatay ang malnutrition ayon nga sa report ni Sherilyn kanina mula sa Butuan City. Manoy Wilbert, anong tulong na maibibigay natin sa mga batang ito? Well, ito napaka-importante ito, no? Kasi ito talaga ang pinag-uusapan natin dito, yung long term, no? Yung future ng ating pong mga kabataan, no? Kanina nga napag-usapan, no? Baka maging bansot, no? At mangmang, or sorry for the word, no? Kung hindi natin natututulungan talaga. Kaya for our short-term solutions sa Jelly, magbibigay agad-agad tayo ng mga groceries dito, no? Mga pagkain na pwede nilang gamitin, no? Or makain, no? Para po doon sa kanilang school kitchen, no? And of course, mga appliances, mga supplies, no? Na gagamitin nga doon sa kanilang school kitchen. At magbibigay din tayo ng mga construction materials para sa renovation din ng kanilang school kitchen, no? And of course, for our long-term solutions, kailangan talaga dito yung collaboration ng LGU, National Nutrition Council, DOST, DSWD, at iba pang ahensya ng gobyerno at pribadong sektor para sa sustainability po nitong school kitchen. Yes. Para magpatuloy ito, tuloy-tuloy, yung implementasyon ng komprehensibong programa para sa nutrition, wastong pagkain, at para doon nga magkaroon ng wasto o tamang kalusugan yung mga mag-aaral dito, no? And yung makikipag-ugnayan din tayo sa Department of Agriculture, Bureau of Plant and Industry para may taguyo dito sa Ampayon na Elementary School ang sustainable urban farming sa kanilang paaralan. Self-sustaining. Para self-sustaining, doon sila kukuha ng pwede nilang lutuin dito sa kanilang school kitchen, no? Doon kukunin na yung mismong raw materials, no? Or yung mga gulay, no? And capacity building sa mga Parents Teacher Association, no? Yung sa DOST, yung mga recipe doon, pwedeng ituro, ibigay, yung mga nag-aasikaso sa school kitchen ng mga parents and teachers para maalalayan na matutulungan sila sa pagsasagawa ng feeding program rin. No? And yung pong, kasi pinag-uusapan natin yung mga batang iba ayaw kumain ng mga gulay para magkaroon ng iba't ibang recipe, no? Yung mga recipe ng para mainganyo silang kumain. Para magustuhan nila, no? Pwede rin ito maging modelo actually, no? Pag nagawa natin ito, pwede rin ito maging modelo sa ibang paraan para po
yung mga ibang lugar na mayroong ganitong mga problema rin sa malnutrition at malnutrition ng mga bata, ay gayahin po ito. Para magiging template siya. Yes, oo. And of course, ito po yung dapat na serbisyo, no? Kung hindi po natin ito masusolusyunan, napakalaking kasalanan po nito sa ating mga kabataan na siyang tinatawag nating pag-asa ng bayan. Salamat, Manoy Wilbert. Panoorin na natin ang turnover ng ating assistant sa mga taga Butuan City dito sa report ni Sherilyn. Wala ang aming programang Si Manoy ang Ninong Ko na ang mga kabataan ang pag-asa ng ating bayan. Hangad po naming tulungan ang mga mag-aaral ng Ampayan Central Elementary School. Kasama natin ang mga guro at si Assistant Principal Angelo C. Labadja at ang SPTA President Ma'am Joey Cinco. Sir, hi, nako, grabe. Magandang araw po sa inyo at alam po namin na malaki at negatibo po ang epekto ng malnutrisyon sa kalusugan at academic performance ng mga estudyante. Kaya naman, mga ma'am, sir, eto na po. Tanggapin nyo ang aming regalo na maaari nyo pong magamit sa school kitchen nyo. Nandyan po ang ating kitchen supplies! Yes! At syempre, groceries! Yay! Ayan, magpapadali rin po ng tulong para sa renovation ng school kitchen ang opisina ni Manoy Wilbert! Yay! Ayan ako, ano pang iniintay natin? Tingnan natin yung mga regalo ni Manoy! Makatulong po ito sa inyong paaralan at syempre sa inyong mga mag-aaral. Sir, ano po masasabi natin? Maraming salamat, Manoy Wilbert, sa mga kitchen utensils at saka groceries na ibinigay mo sa aming paaralan. Ito'y lubos na nakatutulong sa mag-aaral dito sa Ampayon Central. Yan. Ako, thank you po, sir. Salamat sa oportunidad na makatulong po si Manoy Wilbert sa inyo. Ma'am. In behalf of School Parents Teachers Association, maraming salamat po, Manoy Wilbert. Sana po ay tuloy-tuloy ang inyong pagtulong sa aming school. Yes! Of course, tuloy-tuloy po yan. Maraming salamat po ulit sa inyo. Yan, happy po tayo! Happy! Yay! Ay, winner! Winner tayo lahat! Salamat, Sherilyn, at sa mga kids dyan sa Butuan. Sana po ito na ang umpisa ng inyong road to a healthier life hanggang ma-erase na yung problema ng malnutrition. Tuloy-tuloy lang po tayo sa ating bayanihan dahil kayang-kaya natin ang anumang problema. Pagsama-sama natin, sinusolusyonan. Manoy Wilbert, your parting words? Ikaw, ako, tayong lahat, kung nagdadamayan at nagbibigkis, hindi basta-basta matitinag at mapapasuko ng kahit anumang pagsubok. Magbayanihan po tayo dahil ang problema ng isa ay problema ng lahat. Kasabay ng ating pagsisikap, let us demand better. Dahil lahat tayo, anuman ang ating estado, we deserve better. Sa pagbibigay lakas, pagmamalasakit at pag-aangat sa bawat isa, panalo ang sambayan ng Pilipino. Winner tayo lahat. Well said, as always, Manoy. At isa na namang episode ang natapos, mga kapuso. Maraming salamat sa inyong pagtutok. I-follow nyo rin po kami sa aming official social media accounts. Sa FB po at si Manoy ang Ninong Ko. Sa IG at TikTok at Ninong Ko. Kung kayo naman po ay nangangailangan ng tulong para sa inyong komunidad o asosasyon,
o sa mga gustong maging kaagapay namin sa paghahatid ng tulong sa ating mga kababayan, mag-email lang po sa amin sa manoy.wilbert@smanktv.com. Hanggang sa susunod na linggo, kita-kits ulit tayo, alas 7 ng umaga nationwide, alas 8 ng umaga sa buong Central at Eastern Visayas, at pati na rin sa GMA YouTube channel. Bye mga kapuso! Yan ang ating kailangan, sa buhay aangat, winner tayo lahat. Lahat tayo ay posibleng may magawa, kung magtutulungan lahat may mapapala. Sa ikaw